And let's read po sa ating verse in the book of 1 Corinthians chapter 11, 23 to 30. Salamat sa pagkakabasa ng iyong salita. Kasihan mo, Panginoon, ang message na ito. It's not me, Lord. It's all about you. In Jesus' name, amen. You can be seated. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Masaya ba kayo sa feeling ni Lord? Are you sure? Alam ninyo, dapat po na-appreciate natin how good God is in our life. Hindi yung kaya ka nabubuhay ng maayos dahil masipag ka, magaling ka, mabait ka, hindi po. It's all about God. Amen? It's all about Jesus. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, it's not us, it's the Lord. Eh dito sabi dito, for I received from the Lord, but I also pass on to you. Tinanggap ko sa Panginoon, pinapasa ko sa inyo, the Lord Jesus on the night He was betrayed, took bread, 24, and when He had given thanks, He broke it and said, and so forth, dito. Lagi natin itong ginagawa. Lagi natin ginagawa every first Sunday, inaalala po natin yung last supper na sinabi naman, kinumand ng Lord, do this in remembrance of me. Kaya dito po sa ating pag-aaralan, dito yung objective po natin dito, dito po sa, as we end sa message na ito, makikita natin, mga kapatid, ano ba talaga yung tunay na esensya? Bakit kailangan nating maintindihan? Do alam ko, iisipin nyo, Pastora, ini-explain mo na yan every time na meron tayong Last Supper. Pero ngayon, bibigyan natin ng diin, ano ba talaga ang halaga dati, di ba? Nga lang tayo nanganga. Susubo nga alis. Hindi natin naiintindihan ano yung ating ginagawa. Amen! Praise God. So, kailangan maunawaan natin sa ating mga paningin na ano ba talaga ang ibig sabihin ng Lord's Supper? Yung Last Supper. Bakit natin kailangan itong gawin? This is concern po ito patungkol sa body of Christ. Nakakonek kasi tayo sa Panginoon. Kaya every time na ginagawa natin ito, pinaalala natin ng Panginoon. Amen? Kailangan po madidiscern ng isang katawan ni Kristo patungkol dito sa message ni Paul sa mga Corinthians. Amen? Na every time tayo ay magkakasama, tayong we gather together as one body, kailangan po, mga kapatid, we are all concerned to each other. Amen? Hindi yung tipong umupo ka dyan, umalis ka, nang wala lang. Yung alam yung word na walang pakialam. Walang sino man ang pwedeng mabuhay on your own. Lahat tayo nangangailangan sa bawat isa. Alam ninyo, nung ako'y nag-uumpisa sa paglilingkod sa Panginoon, meron akong kasama sa church. Napakabait niya. Inaanak ko siya sa kasal. Ang bait. Ah, babae siya. Talagang hindi ka makakarinig ng kahit na anong complaint sa kanya. Eh dumating sa time, nagkaroon ng problema sa church. Doon ko nakita, she doesn't care. Ah, wala kayo. Ang parang kahit hindi niya sabihin, para ang dating eh, basta ako okay ako sa Lord. Bahala na kayo, may pastor kayo eh, may mga leader, kayo na lang dyan. Hindi ko sinasabi to, lahat kayo involved sa problema, hindi po. Siyempre, as one body, mararamdaman po natin. Di ba? Pag merong something wrong. Amen? Pagkabilang ka sa katawan, alam mo, pag merong problema, sa pamilya nga, di ba? Tayong mga magulang, hindi tayo mapakali. Ang bigat-bigat ng ating pakiramdam pag may problema yung isa sa ating pamilya. Amen? Kasi yun po talaga.
So that dito ta sa atin, kailangan po talaga lahat tayo, yung po ang nagagawa na kahit hindi, kahit maliit lang ang church natin, at least magkakakilala tayo by name. Sige nga, tingnan mo yung katabi mo. Ayan, sige, dapat kilala mo yan. Baka magkasalubong kayo sa mall. Magkita kayo sa palengke, sa Tagaytay, sa kung saan-saan. Bakit nakita? Di ba, naaalala ko yung mukha mo, pero by name, hindi mo alam. Praise God, dapat po, isa tayong katawan. So, kailangan po i-appreciate natin in a practical ways kung paano natin maipakikita yung pag-ibig sa church, sa body of Christ, bilang tugon po sa command ng Panginoon. Tama ba? Bilang pagtugon natin sa nais ng Panginoon. So, dadagdagan po natin ng konting kaalaman. Amen? Amen. Praise God. So, ang background po ng 1 Corinthians, kung makikita natin sa 23 to 26, 26 mga kapatid, those who eat and drink, sabi doon ha, those who eat and drink the Lord's Supper embody the saving action of Christ. They make present and proclaim the good news. This access to intimate relationship with God through Jesus Christ is both a privilege and responsibility. Kung babalikan natin, alam niyo po, ano ba yung mga taga-Korinto? Ang mga taga-Korinto, anong sinabi namin? Halo-halo dyan. Halo-halo. Pero ano yan? Isang lugar yan na may mahilig sila sa mga business. Ayan. Pero nabubuhay sila sa mga maraming kasalanan. Pagsuway sa Diyos. So dito si Pablo, tumanggap siya ng mga several comments. Several na mga concerns, several na mga balita kung ano yung nangyayari doon sa lugar ng Corinto, sa church ng Corinth. So as we read, as we study the yung ating pag-aaralan dito sa 1 Corinthians, maraming issue. Okay, sino ba may issue dito sa buhay? Okay, tingnan mo yung katabi mo. Ako may mga issue din ako. Kala nyo wala, marami akong issue, pero binibigay ko lahat yan sa Lord. Mga issue yan, minsan sa sarili mo, ang dami mong issue, di ba? Amen? Amen? Minsan ka sarili mo, hindi mo maintindihan eh. Nagra-rumble-rumble ang isip mo eh. Maraming issue sa buhay ng tao. Dito, ganun sa Corinthians, marami. Sexual immorality. Ayan po. Yung losot yung sila-sila, nagdidimandahan. Okay lang kung hindi talaga kayo kabilang sa katawan ni Kristo eh. Hindi mo pa sila minsan masisisi ng ganun. Pero pag iisa kayo ng Diyos na sinasamba, kinikilala. Dapat hindi na dumarating sa gano'n. Kaya si Paul, nag-aano siya eh. Ano ba yung mga pinaggagawa ninyo? Ang kinakausap niya rito, yung mga tumanggap na kay Jesus Christ. Imagine that. May mga sacrificial foods pa rin sila. Mga patungkol sa pag-aasawa. Patungkol sa mga kung ano-ano. Kaya dito, marami tayong maridi-discover. Dito, sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto the way he might write to many congregation today. Applicable din po ito sa ating ngayon na parang tayo ang sinusulatan ni Pablo. And in these verses, sa mga talatang ito, ini-instruct niya ang simbahan as they come together in observance of the Lord's Supper. Na habang sila, pag sila'y nagkakasama-sama, ano ba talaga yung tunay na esensya? Hindi lang sa isa kung iinom tayo ng ostya, ay iinom tayo ng grape na sumisimbolo sa kanyang dugo at kakain tayo ng ostya na sumisimbolo sa kanyang katawan. Marami pong malawak po ang Lord's Supper. Malawak po yan. So mas mauunawaan po natin ito. The Lord's Supper. Ayan. Supposed to be celebration, dapat ang Lord's Supper. Ito po yung celebration of God's love. Kaya especially pag first Sunday, kung mapapansin nyo, nire-required ko nga kami, dapat naka-white tayo lahat eh. Kahit nga member lang eh, pero hindi tayo cult, ha? Diba? Purity. Diba? Ang Lord's Supper, supposed to be dapat celebration, pagdiriwang ito ng pag-ibig ng Diyos. They must come together in unity. Na bawat isa sa atin, magsasama-sama in one accord. Sabi nga ni Pastor Arnel, diba? Every time we come to the church, pagpasok mo pala niya sa pinto, nararamdaman mo na you are entering into the gates of heaven. Amen? Kasi part ka ng katawan ni Kristo. Parang wala yata akong nakarelate sa akin doon. Amen? Pagpasok mo pa lang dyan, dapat you are ready. Nakahanda ang spirit mo dahil pumapasok ka sa pintuan ng langit. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tandaan ninyo,
Kung nasa ng presensya ng Diyos, nandun ang pag-ibig. Kung nasa ng presensya ng Lord, nandun ang pagkakaisa. Kung nasa ng presensya ng Diyos, nandun ang himala. Kung nasa ng presensya ng Diyos, nandun ang pagsamba. Kung nasa ng presensya ng Diyos, nandun ang alin. Nag-u-unite tayo. Nakakalimutan mo yung mga burdens mo. Nakakalimutan mo yung mga daladala mo pag nagsasama-sama ang body of Christ. Amen? Can we give the best clap offering to the Lord? So dito po, si Pablo po, nagbigay siya ng specific instructions para dito sa Lord's Supper. We should take, dito number one, nakita ko, nakuha ko rito sa verse 11:26, sabi dito, i-ano ko na lang para mas mabilis. We should take the Lord's Supper thoughtfully. Kailangan pag nagpa-partake tayo nito, kailangan talaga merong talagang katotohanan, may katapatan, because we are proclaiming that Christ died for our sins. Babalik na naman ako, nung araw hindi natin naiintindihan ang pinaggagawa natin. Hindi natin nakikita yung bigat every time. Basta pag lumapit tayo ng, sa magbibigay, di ba? Nga, susubo, lalakad. Hindi mo alam ano ba yun. Another thing, we should take it worthily with due reverence and respect. Kanino? Sa Diyos. Reverence at paggalang, and we should examine ourselves. Sa verse 28, kailangan saliksikin natin ang ating sarili. Am I worthy, Lord? Am I worthy, Lord, for any unconfessed sin and resentful? Ibig sabihin yung mga sama ng loob. When we partake, pag nagiging part tayo ng Last Supper, pag nagpa-partake tayo niyan, gusto ko maintindihan natin, malapit na naman ang first Sunday, wag na wag kayong magpa-partake at magiging bahagi nito pag meron kayong sama ng loob. Dapat i-confess. Amen? Yung mga attitude, mga resentful attitude, and be properly, prepared. Prepared. And we should be considerate of others, waiting until everyone is there and then eating in an orderly and unified, yung pinag-isa. Ano po? Unified manner. Yan, makikita natin yan mamaya. Ayan. Sa Hebrew chapter 10, verse 9, isipin daw natin how much worse. Pagka naisip mo kung ano yung bigat ng punishment will be for those who have trampled on the Son of God and have treated the blood of the covenant which made us holy. Tandaan ninyo, hindi natin deserve ang mapunta ng langit. But because of the holiness of God, because of the righteousness of God, ang tingin niya sa atin na tayong nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa abot ng ating makakaya, we are righteous before the sight of God. Kaya dapat dito, ang sabi, which made us holy, as if it were common, pangkaraniwa na and unholy, and have insulted and disdained the Holy Spirit, who brings God's mercy to us. Diba? Yung banal na espiritu. Pagka iniisip mo na nagiging bahagi ka ng Lord's Supper na ito, iisipin mo, this is a celebration. Kailangan kong makiisa sa Panginoon. Ano man ang pagkukulang ko, kailangan Panginoon dahil banal ka. Namatay ka sa krus, napako sa krus, namatay ka at nabuhay ka, hindi para sa sarili mo, para sa akin. Kaya, mahihiya ka eh, di ba? Mahihiya ka. Kaya kailangan talaga, isuko mo sa Panginoon kasi, tandaan ninyo, malawak ang grasya ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, God's mercy. God's mercy. Hallelujah. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo. Akala mo walang problema yan? Tingnan nyo ko. Marami tayo. Pero bakit natin kinakaya? Bakit natin kinakaya? Bakit tayo nakakangiti? Bakit tayo nakakapagpatuloy? Because of mercy of God. Amen? Biyaya ng Diyos. Can we give the best clap? Dito sa Tagalog, tinignan ko. Sa Tagalog ng Hebreyo, mga Hebreyo 10:29, sa tingin ninyo, hindi ba higit na parusa ang nararapat sa taong yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa taong yon at umalipusta sa espiritu ng biyaya? Pagka hindi natin naiintindihan ang ginagawa natin pag nagpa-partake tayo, niyuyurakan natin ang pangalan ng Panginoon. Amen? Sa anak ng Diyos. Dito po, makita natin, nandito na tayo sa problema. Sabihin mo, the problem. The problem. Pag sinabi mong problema, ibang usapin na yan.
Dito sa verse 27, makita natin unworthy manner eh. Ito yung problema. The problem here ay yung mga nag-uuna. Ay, ito. Okay. Nung kasagsagan po ng 80s, sa Tondo po kami noon. Naku po, pagkakainan. Pang mga birthday, may pupuntahan, may mga church events, anniversaries. Nagugulat ka na lang yung mga youth, mga kabataan. Talagang nauuna pa sila. Yung matatanda, halos sila ang nagbibigay. Pero ngayon, wala dito nun. Nagbago na. Habang tumatagal ang Kristyanismo, natuturuan na tayo. Amen? Praise God. Yung naguunahan, parang nakakita kayo dyan, yung parang hindi na inaabot, parang hindi ka aabutan na. Diba? Ako nga, sinasabi ko sa mga workers ko, tandaan ninyo, pagka may mga kainan, may celebrations, dapat tayo huli. Hayaan na lang muna natin sila. Diba, mga nanay, ganun. Makita lang natin, busog ang mga anak natin. Sige na, kahit ako na lang. Diba? Ganun po. Kaya dito, sinasabi dito, sa verse 27, unworthy manner. Yung para kang hindi aabutan. Amen? Sa verse 20 and 21, so then, when you come together, pag nagkasama-sama kayo, it is the Lord's Supper you eat. For when you are eating, some of you go ahead with your own private suffers. As a result, one person remains hungry and another gets drunk. Ayan. Example po nito, every time we come together, kaya nga nauso yung ano, balutin mo ako, di ba? Di ba? Si Sharon, hindi tayo exempted, pati mga Kristiyano. Minsan, nakakalungkot eh. Unang nagbabalot, mga leader pa eh. Diba? Unworthy manner. Unworthy. Ito nagiging problema. Hindi lang yung last supper na pinag-uusapan natin dito. Ito, every time we come together, tapos may kinalaman sa pagtitipon sa Diyos, yan po ay, ano yan? Unity dapat. Amen? Nagdiriwang tayo because of the Lord. Kaya dito, ano lang? Dapat ano lang tayo? Playing safe lang. Hindi yung iisipin mo, walang ulam sa bahay. Kailangan yung mga tira, maiuwi ko para hindi na ako magluluto. Hindi nyo alam, may mga nagmamasid sa inyo. Amen? Kaya ako sinasabi ko doon sa mga leaders, di baling walang basta lahat makakain. Amen? Praise God. So, sabi dito, iisipin mo rin yung kapwa mo. Ayan. Sa 11:21 to 22, when the Lord's Supper was celebrated, yung celebration ng Lord's Supper in the early church sa Corinth, alam nyo, it included a feast or fellowship meal. Pista and fellowship meal by the celebration of communion. Sa church ng Corinth, yung fellowship meal had become a time, ito'y nagiging oras when some ate and drink excessively while others were hungry. Nangyari sa Corinto. Kumakain sila, pero hindi nila iniisip yung iba. Gutom, kaya parang kailangan ubusin mo na. Para bang hindi mo na iisipin yung kapwa mo. Amen? There was a little sharing and caring. Parang wala na yung sharing dun eh. Wala na yung caring. Amen? This certainly did not demonstrate, hindi mo dito makikita that there is unity, that there is love that should characterize the church. Hindi tayo lalayo sa church. Amen? Nor was it a preparation for communion. Kaya sinasabi rito ni Paul, sa 20, yung pinaka-konteksto po ng 21 and 22, si Paul kinundin na niya yung mga ganitong mga kalakaran, mga ganitong aksyon. No? And reminded them that the church of the real purpose of the Lord's Supper, kung ano ba talaga. Hindi lang yung communion. When we come together, di ba? Sa mga bahay-bahay, kaya nga po, kami nagtatabaan, laging may pagkain. Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpak nga po natin ng Panginoon sa mga bahay-bahay naming pinupuntahan. Grabe, God is good talaga. So, the Corinthians Christian, gumagawa sila, nag-a-act sila ng selfishly. No, parang mga selfish sila. No? Kaya, doon nakarating kay Pablo yun. Ayan. Ito, the result. Ito yung resulta. Sa verse 30, sabi, that is why,
Many among you are weak and sick. A number of you have been fallen asleep. Kasi, minsan hindi mo alam eh, yung kapwa mo, gutom na pala. Hindi mo alam na meron siyang pinagdadaanan, struggle siya. Pagkatapos ikaw, you doesn't care, you don't care. Pagkatapos, pag nawala siya, let's say parang kinuha na siya ng Panginoon, nagsisi ka, sana na lang pinagbigyan ko na siya. Sana na lang naging ganito ako. Sometimes mga ganun po, mabababaw na reason. Sabi dito, for if you eat sa 29 and 30, for if you eat the bread or drink the cup, pag kumakain kayo without honoring the body of Christ, body of Christ, parang ganito, celebration. Pag umiinom, kumakain, hindi natin ino-honor ang bawat kapatid. Lalo na may mga baguhan na umaaten. Ay, ganito ba yung mga Kristiyano? Diba? Pero I hope na lahat tayo makaka-relate dito. Amen? Praise God. Pwede din natin i-apply ito sa ating mga secular eh. Di natin makikita anong kaibahan ng isang mananampalataya kay Kristo. Loob at labas. Dumarating man tayo sa ganong situation. Amen? Without honoring na hindi mo ino-honor ang katawan ni Kristo, tayo yun. Tayo yun. Tayo ang katawan ni Kristo. Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng paggalang sa isa't isa. Mga kabataan, matuto kayong gumalang sa matatanda because we are one in the body of Christ. Amen? Kami ang matatanda. Ako, pwede lang akong magmano lahat sa inyo eh. Kaya lang, baka sabihin ninyo, eh, si Pastora, nagpapabata pa. Hindi. Sign of respect, di ba? Lalo na ako, kahit na mas matanda ako, pag nakikita ko spiritually, yung kausap ko, isang lingkod na Diyos na mas mataas ang level ng faith sa akin, kulang na lang, lumuhod ako sa harap niya. Ganyan ako mag-respect sa anak ng Diyos, sa lingkod ng Diyos. Amen? Praise God. Without honoring the body, you are eating and drinking God's judgment. Pag hindi ka raw ganun marunong mag-honor sa body of Christ, naglalagay ka, umiinom ka ng hatol ng Diyos. That is why many of you are weak. Bakit weak? Nagiging mahina sa faith. Mahina sa pananampalataya. And sick at nagkakasakit and have even died. Ano yung namatay? Yung spiritual death ang tinutukoy dito. Pwede natin. The Lord's Supper is not to be taken lightly. Yung Lord's Supper, every time we come together, especially yung ginaganap natin dito, hindi ito basta-basta. Kaya yung iba, first Sunday ngayon. Mamaya na ako a-attend. Pag nag-uumpisa na yung message, magko-communion pa naman yun eh. Parang wala sa'yo. Kawawa ka naman. Dapat nga, habulin mo yung oras eh. Kung kinakailangan, mas mauna tayo sa Lord. Nag-decision ka na lang na magpa-partake ka. Nag-decision ka na lang na dadalo ka. Nag-decision ka na lang na kakatagpuin mo ang body of Christ. Unahan na natin si Lord bago siya. Unahan na natin si Lord na dumating, makita tayo ni Lord ang anak ko. Hindi pa nag-i-start, nandito na. Kaya ang blessing, palakpakan nga natin si Lord. Alam nyo ang Lord, eto tip ko lang, ang Lord, lahat ng ginagawa natin para sa Kanya, may kwenta yan. Amen? May kwenta yan, may halaga sa Diyos yan. Yung oras mo, yung pagpe-prepare mo to be here, lahat tayo, yung pagbati mo sa kapatid, yung pananalangin sa bawat isa, sa body of Christ, mahalaga sa Diyos yan. Dahil si Lord nakatingin sa atin bilang isang katawan. Amen! Praise God! Hallelujah! So, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi dito, sa verse 37, ng Matthew 22, 37 to 40, Jesus said to them, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. This is the first and great commandment." Okay. Sino rito yung nagmamahal sa Diyos ng buong puso? Ng buong kaluluwa? Ng buong kaisipan? Ito daw ang unang great commandment. Actually, yung sampu, naging dalawa na lang. Sa verse 39, "And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On this two commandments hang all the law and the prophets." Ibig sabihin, mahalin natin ang bawat isa. Parang ganito. Parang ganito. Kahit sabihin mong maselan ka,
Kahit sabihin mong, ako po talagang napakaselan ko sa amoy. Binawi, binrake sa akin ng Lord yun. Kaya kong yakapin kahit malansa. Kaya kong yakapin kahit nakahiga sa ospital. Inalis ng Lord sa akin kasi kapwa ko yun, kailangan nung makakilala sa Panginoon. Amen? Nawala sa akin. Buti nga ngayon, alam ninyo, pinromote na rin ako ng Lord, kami ng Lord. Lahat ng pinupuntahan naming mga bahay, pinagpala ng Diyos. But before, alam nyo, kung babalikan ko yung paglilingkod na ginagawa ko, lumalakad ako sa rilis ng tren, sa baha. Pagkatapos, aabutan ko yung iba Bible study ko, nagtotong its lang. Parang magugulat pa pag dumating ako. Pagkatapos, nung may mga situation kami po dito, nung bagong-bago ang kami dito sa Albertos, dyan sa lugar, sa likod, sa Malanday, e pugad po, territory talaga ng mga ano yan. Andyan po, ang daming mga lugar ng squatters. Nag-ano kaming ganyan. Nagba-Bible study. Dito may Poso Negro. At meron minsan, may mga ano pa dyan. Amoy na amoy mo! Eh, hindi pa naman uso yung mask nun. Pag nag-mask ka, sabihin, nandidiri ako, di ba? Pag niyakap ka, itutulak mo ba? Hindi. Amen, hindi. Kailangan kaya mong tagapin. Ang sabi dito, and the second is like this, you shall love your neighbor as yourself. O, tingnan mo yung katabi mo. Ayan, ayan. Mga asawa natin, mahal natin yan. Di ba? Mahal natin yan. Mahal ng Panginoon yan. Yes. Minsan, di ba, may mga time na, Lord, ito ba yung babae o lalaking minahal ko noon? Minsan, tititigan mo na lang ng ganun. Pero alam nyo, pag ang sinunod natin, yung damdamin natin, yung feelings natin, nakaka-disappoint, nadidismaya tayo. Pero pag mahal natin si Lord with all our heart, with all our soul, with all our mind and strength, we can love them. We can understand them. Amen? Tingnan mo na lang. Praise the Lord. Hallelujah! Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! So dito, Jesus said, if we truly love, kung talagang mahal natin ang Panginoon, mga kapatid, sabi niyo, nagmamahal tayo sa Lord, no? And our neighbor, we will naturally keep the commandments. Pangangalagaan mo, ito yung gusto ng Panginoon. Ito yung nais ng Panginoon. This is looking at God's law positively. Tinitingnan mo talaga, ito yung nais ng Lord eh. Diba? Ito yung nais naman. Rather than worrying about, kesa sa iniisip mo yung mga bagay na hindi ko kaya, Lord eh. Mahina ang ano ko sa ganyan. Huwag mo naman ako dyan dali, Lord. Dito na lang ako. Hindi pwede. Hindi pwede. Sabi mo sa sarili mo, hindi pwede. Kung saan ka man, gagamitin at dadalhin ang pangangkaya. Right where you are, sa mga trabaho nyo, sa mga negosyo nyo, hindi nyo na ako kailangang tawagin. Hindi nyo na kailangang tawagin ng mga leaders or any pastors. Right there and there, pagkakailangan na talagang ipanalangin, merong taong pinadala sa inyo, inalaw ng Lord, sa inyong buhay na taong nangangailangan ng panalangin, huwag niya kayong magpatumpik-tumpik pa. Amen? Hallelujah! Praise God! So, in verse 33 to 34, eto pa, the Lord's Supper should be centered around Christ's love for the church, not because of our worthiness. Lahat naman tayo, hindi tayo karapat-dapat. Pagka iniisip mo na ako, na tayo, kung babalikan natin ang buhay natin, pag iniisip natin ang langit, nakakahiya, Panginoon, hindi ko deserve yun. Pero dahil dadalin mo ako sa langit, patuloy akong kinikilala kita as my Lord and Savior, at nabubuhay ako according to your will. At mangyayari yun, makikita kita face to face. Eh, ito yung kapatid ko, ito yung kapwa ko, which is kabadi-badi ko. Di syempre, mamahalin mo. Ang laki ng langit eh. Pero vice versa, ayoko naman. Hindi naman dapat na, minsan may kaisipan din tayo, hindi ako binati niyan. O, di ba? Parang pag hindi naman tayo nabate, hindi naman intentional, ayaw na nating mag-church. Si Pastora naman, hindi naman ako kinausap. Walang ganon. Sabi mo sa katabi mo, walang ganon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So, eto. Balik tayo sa pagkain. Sa handaan. Ayan, sa handaan.
Pagka medyo pupunta ka ng handaan, dapat kahit papiano, meron ka rin laman ng tiyan mo. Kasi baka mamaya, yung putahe, meron pang hindi na iluluto para iserve. Hindi ka makapag-intay. Amen? May mga ganun. Kaya kailangan busog ka rin kahit papaano. Hallelujah! Bakit sinabi ni Paul na dapat kumain muna kayo sa inyong bahay? Ang tendency kasi ganito, no? Ang tao pagutom, anong ugali? Pagutom mga tao, huwag mong kausapin. Mainit ang ulo ko, please. Mainit ang ulo ko, please. Gutom ako. Ayoko muna ng problema, please. Kasi ano, gutom ako. Madali kang magalit, madali kang mairita. Please lang, gutom ako. Alam ni Lord, gutom ka. Diba? Kaya si Lord, nung natatanaw niya na eh, padating yung mga followers niya eh. Nasa isang lugar sila na malayo sa kabihas na ni wilderness eh. Sabi niya doon sa disciples niya, dumadating na sila. Ano papakain natin? Si Lord concerned talaga sa iyo, saka sa akin. Ayaw ni Lord na nagugutom tayo. Tama? Tama? Ayaw ni Lord na nagugutom tayo. Kasi pag ang tao gutom, lumalaki problema. Mas dumadami yung problema. Mas bumibigat yung pasanin. Kaya ang gusto ng Panginoon, lagi tayong ano lang, busog. Diba? Nakita niyo yung example nga kami kagabi sa aming in-depth, yung mukbang. Diba nag-trending yung mukbang during pandemic? Sino rito yung nakakain, nakakapanood ng mukbang? Magtaka ka naman, kagandang babae, kapayat ng katawan. Paano niya napapagkasya sa tiyan niya yung wala nang humpay? Ang dami-dami na uubos niya. Kung titingnan niyo, ano, demonic na yun eh. Diba? Gluttony. Ano ba ang gluttony? Katakawan. Sorry. Sa mga Tagalog, ano? Katakawan, gluttony, hindi na normal yun eh. Magtaka ka naman, paano nilang nagagawa yun? Kaya, ano pa, naidudulot nito sa iba, inggit. Inggit. Tapos hindi ka capable, ang sarap naman, mabuti pa sila. Di ba siya pala? Nakakapag-create ng inggit sa'yo. Kailan kaya ako makakatikip? Ang lalaki ng crab, eh, napakamamahal ng crab. Alimasag nga lang, hindi ako makabili, pero ito, di ba? Alimasag, magkano alimasag? 600, 700. Bumili ka ng 3 piraso, halos kalahating kilo niyan. Pagkatapos, pag nabili mo, pag minuksan mo, lunupa, puro tubig. Di ba? So, makita mo doon, nakakapag-create lang. Pero ito, these people, nandito sa social media, ang dami namang followers. Di ba? So, gluttony, nakakapag-create talaga sa nagkakasala sila. Remember the Israelites, ayan ang mga panahon na yon. Yun lagi kong sinasabi sa Book of Numbers, ang dami nilang reklamo kay Moses sa Book of, ano yan, sa Numbers po yan. Makikita natin dyan. Asan na ba? Nandito ba? Yung nag-ano ang Panginoon na pinababaan sila ng pugo. Kasi sabi nila kay Moses, nagsasawa na sila sa mana. Yung mana na parang trigo, pero pag kinain nila yon, galing sa langit, pag kinain nila yon, talagang napakasarap at nakapagbibigay ng strength sa kanila. Pag naman nauuhaw sila, makikita nila lang, nagbubukas ng bukal ang Panginoon. Ang sabi nila, bakit mo pa kami dadalhin dito? Not in the middle of their journey, itong mga Israelites murmuring, mga mareklamo. Sino rito yung mga mareklamo? Karamihan, mga anak natin, ano? Ayaw kakain ng gulay. Ayaw kakain ng isda. Diba? Hindi mo ba alam yan? Ganito-ganito. May mga nanay pa. Yang gulay na yan, alam mo ba, pinagdaanan yan bago yan napitas. Yang bigas na yan, alam mo ba? May mga ganun pa tayong explanation, diba? Lalo na yung mga bata na yun, wala silang alam na pagkain kundi mga cold cuts, diba? Diba? Yung mga processed food, diba? Ayun, ang naano. So, katulad niyan, nung time na yon, nagalit si Lord. Nagalit sa kanila, kaya sabi, hindi ko yata nalagay dito, sa Numbers po yun eh. Ang sabi ng Panginoon, sige, mareklamo kayo, magpapababa, nagpagbaba siya ng pugo. Yung pugo na yan, na ibabagsak ko, hindi lang for one day, hindi lang for 2 days, hindi lang for 1 month, hindi lang for 2 months, araw-araw, mabusog kayo, maglabasa na yan sa inyong mga ilong. Diba? Yung sobrang karereklamo.
Nagalit si Lord. Hanggang sa magkasawa-sawa kayo, makikita niyo sa numbers 18 to ano, hindi ko ba ano kung anong chapter yon. So sabi dito, people should come to this meal desiring the fellowship with other believers and prepare for the Lord's Supper to follow. Not to fill up on a big dinner. If you are really hungry, ayan, talagang gutom ka, eat at home. Means that they should be eat dinner beforehand so as to continue to the fellowship meal in the right frame of mind. Kaya sa ating family day, pat bless po tayo. Kanya-kanya tayong dala ng pagkain. Pag pinagsama-sama natin yun, marami. Amen? Amen. Praise God. So, dito sa 1 Corinthians 3, 1 to 3, ang sabi dito, sige po, tingnan natin. Dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I would to talk to spiritual people. Ang kinakausap niya rito, mga lingkod na ng Diyos, kinakausap ko kayo, sabi ni Pablo, hindi ko na kayo kinakausap masyadong spiritual kasi nakikita niya, ang tagal-tagal ng tumanggap, ang bagal-bagal ng paglago sa Panginoon kasi hindi talaga niya nauunawaan. Kaya dito si Pablo, sabi niya, I had to talk as though you belong to this world or as though you were infants in Christ. Na parang kayong mga bata. I had to feed you with milk. Ano ba kinakain ng bata? Iniinom, gatas. Pero pagka ikaw matanda ka na, ang pangitingnan na nagagatas ka pa rin. Iba naman po yung gatas na sinasabi ko. Yung dumededi ka pa ng gano'n sa bote, ang tanda-tanda mo na. O yung matanda na, nakakita ka na, nakadiaper pa. Di ba? Pero na lang kung bedridden ka. Not with solid food because you weren't ready for anything stronger. And you still aren't ready. For you are still controlled by your sinful nature. Tingnan nyo yung mga taga-Korinto. Grabe talaga yung kanilang pagiging makasalanan. Grabe talaga. You are jealous of one another and quarrel. Nag-aaway-away kayo. Doesn't that prove you are controlled? Pagka may nagkakagalit sa loob ng church, hindi pre ba yan na tayo ay controlled ng Holy Spirit? Amen? Hindi pre ba yan? Pagka-controlled ka ng Holy Spirit, dapat may unity. Nagmamahalan, walang tampuhan. Amen? Walang siraan. Hindi pag nagkausap ang tatlo, sisiraan yung panglima. Kailangan po magpalakasan, magmahalan. Amen? Sabi dito sa Tagalog, mga kapatid, hindi ko kayo kinakausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kasi kailangan ko kayong kausapin bilang mga taong namumuhay paayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya. Pero alam nyo, pagka matagal na sa pananampalataya, pag ikaw nagtuturo, dapat naman, di ba sa school nga lang, di ba, ang mga teacher, nababagot sila. Babalik ka na naman, ipapasa na nga kita para hindi na lang kita makita. Madaling magsawa ang mga maestra, ang mga teacher, di ba? Praise God. So, ganun din dapat as we go on to the Lord, lumalago tayo. Ito ang weak and the strong. Ang kalakasan at ang kahinaan. Sa 8:30 ng Corinthians, therefore, if what, ayan, if what, kung anuman, it causes my brother or sister to fall into sin, I will never eat, never again, so that I will not cause them to fall. Eto, sino rito kumakain ng dinuguan? Ako kumakain dinuguan. Alimbawa, alam, Kristiyano ka. Pumunta ka sa isang taga-ILC. Eh sila, saka yung mga Seventh-day Adventists, talagang yung Old Testament sa Leviticus, talagang inaano nila yan. Hindi talaga sila kakain nun. Ngayon, hindi mo masabi, may pagkakataon, may kaibigan kang ganun. Nakita ka ngayon, may inihain. Di ba? Sandaan kayo, magkakasama, eh may dinubuan. Eh katabi mo si INC. Eh ikaw to. Alam mo na siya, alam niya na talagang ino-honor nila yung Old Testament na pagdugo. Hindi talaga nila kakainin. Eh ikaw, syempre, ano naman ang pamantayan natin? Ano man ang lumalabas sa bibig, yun ang galing sa puso. Pero yung pumasok sa bibig, inilalabas naman. Di ba? Dinudumi naman natin, di ba? Wala lang yon. Basta dumaan sa apoy, may mga ganyan pa tayo. Kakainin mo pa ba? Hindi na, syempre. Respect its other's faith. Amen? Amen? Ngayon, halimbawa, take out ko na lang
Take out ko na lang. Ay, hindi naman po, wala pong ganun. So, makita natin, so that it will not cause them to fall, para hindi sila matisod. Amen? Hindi sila matisod. Na nagigets nyo? Nakaka-relate kayo sa akin? Hallelujah. Nakaka-relate kayo? Amen. So sabi, yung mga bagong believers are often very sensitive to what is right and wrong. Sino rito yung sensitibo pa sa tama at mali? Lalo na yung mga bago. Nag-o-observe yan sa church. Nag-o-observe sila what they should or shouldn't do. Some actions may be perfectly or all right for us to... But many, sabi, may a Christian brothers or sister who is still young in the faith and learning what the Christian is like is all about. Pagka talaga tayo, let's say, malalim na tayo sa Lord, pagkatapos may na-encounter tayo, bagong Kristiyano, bagong believer, talagang i-ano natin siya, huwag natin banatan ng banatan agad ng ano, mga bagay na hindi niya kayang lunukin. Amen? Kaya sabi ko nga sa inyo eh, yung love ng Lord, yung grace ng Lord, huwag mo agad sasabihin na, ay, nako, ako rin ganyan. Muntik na nga akong magpakamatay nung nagkaroon ako ng problemang ganyan eh. Walang ganun. Hindi ganun. Para hindi po sila matisod sa atin. Kailangan po biyaya ng Diyos, grasya ng Lord. Amen? So be careful. Sabi sa 8:9 ng Corinthians, 1 Corinthians 8:9, be careful, however, that the exercise of our rights does not become a stumbling block. Ayan, praise the Lord. Dito na po tayo. Dito sa weak and strong. Sa Romans chapter 15, verse 1 and 2. We who are strong must be considerate of those who are sensitive about things like this. We must not just please ourselves. Hindi lang yung sarili mo. We should help others do what is right and build them up in the Lord. Hallelujah! So dito sa 32, sabi dito yung binasa kanina, do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greek, or the Church of God. Sabi nga ganun, sa 32, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ng mga Hudyo o mga Hentil at ng kaanib sa iglesia. Parang ganito. Okay. Listen very carefully. Sa pananamit lang eh, kahit hindi ka naman believer eh. Kahit wala ka namang takot sa Lord eh. Yung alam mong kaaya-aya at hindi kaaya-aya, lumarap ka sa salamin. Ay, binabanggit ko rito, huwag kang maging cause ng kasalanan ng para magkasala ang iba. Babae ka, may anak ka, di ba? Pag nakita mong hindi kaaya-aya ang suot lalabas ng kalye, kahit hindi ka naman believer, kahit hindi mo nga alam ang Bible eh, makikita ng iba. Kaya maraming na-re-rate. Di ba? Isang example lang po yung sa ating pananamit. Huwag tayong maging cause ng ipagkakasala ng iba. Sabi nga ganun, makakita, limbawa, may mga tao na talagang nagda-drugs. Alam nyo, yung taong nagda-drugs daw, kahit teenager yan, kahit siguro 10 years old na bata, iba ang tingin niya dyan. Diba? Kaya maging maingat tayo sa ating mga anak, sa ating mga sinusuot. Lalo na yung mga anak natin na alam natin lumalabas at pat lalo tayong matatanda na. Diba? Alam kong magaganda tayong lahat. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Alam kong mga gwapo ang mga lalaki, pero tandaan natin dapat talaga yung kaaya-aya. It doesn't mean magmariak-lara tayo. Hindi ganun. Walang ganun. Siguro naman nakaka-relate kayo. Dapat po yung maayos, kaaya-aya. Whether you're going to the church, pupunta ka ng church, palengke lang naman ang pupuntahan ko, tapos nakashort kang pagka-ikli-ikli. Diba? Hindi ganun. Walang ganun. Sabi ko nga, whether you are a God-fearing person or not, dapat, dahil ikaw, kung kinukonsider mo na ikaw ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang imahe, dapat be of yourself na talagang hindi ka magiging cause para ang tao ay magkasala. Kaya maraming nare-rape, maraming cause ng mga krimen because sa ganyan. Nagiging dahilan tayo ng ipagkakasala ng iba. Amen? Sa dito sa 10:12 ng 1 Corinthians. Sabi dito, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Ano ibig sabihin ito? Meron ba kayong nakita na kilalang tao, lahat alam niya? Wala? Wala? Na parang ikaw lahat alam mo.
Di ba? Meron ba kayo nakilalang taong gano'n na parang ang tingin niya sa sarili niya, ang galing-galing niya? Di ba? Meron gano'n. Pero biblically, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Maging maingat ka rin. Ay, nako, hindi mangyayari sa akin yung mga ganyang bagay. Sinisiguro ko kasi kilala ko sarili ko. Oh, baloney. Hindi totoo yun. Kaya biblically, dapat maintindihan natin ang sabi sa Bible para hindi ka bumagsak sa kasalanan. Sisiguraduhin mo, kailangan talaga natin ang isa't isa. Hindi, walang pwedeng mabuhay sa sarili. Kaya maraming bumabagsak.